Hi guys, with less than a month to go before the May 9 elections, ngayon na po makikita natin lalabas yung tulad na tunay na ugali, tunay na loyalty, tunay na suporta ng mga politiko, mga endorsers, mga supporters, mga volunteers, at mga financiers, kasama na po mga PR at political strategies. So ito na po yung panahon na isasala na po natin at ibang mga politiko yung sino ba talaga ang puro at sino yung peke. At dahil po dito, ibabalita po natin na meron na pong lumabas na statement yung One Cebu galing from its president na si Governor Gwendolyn F. Garcia na sinasabi ngayon lang po, kalalabas lang, na One Cebu is announcing yung endorsement nila sa presidential bid ni Bongbong Marcos Jr. Sabi nga niya, yung decision nila followed weeks of extensive consultation, discussion daw po sa mga barangay leaders in 44 municipalities, 7 cities, including Mandawi City, ng Cebu daw po. So, yun po, best interest daw po ito ng mga Cebuano, at also daw po yung they are in, squarely behind Mayor Sara Duterte. So, tulad ng sinasabi ko po sa inyo noon, paulit-ulit at nangyari na nga ngayon, noon ko pa naman po sinasabi na hindi po talaga ako sure sa suporta ni Gwen Garcia. Kasi nakita naman natin, in the past elections, ganun din po, nag-switch sides din po si Gwen Garcia sa nakikita niya na medyo llamado po. At ganun rin po nakita natin kay Mayor Isko na hindi po talaga siya nagbigay ng categorical statement. Hindi pa pareho sa kapatid na niya si Pablo Jan Garcia na very solid talaga kay Mayor Isko, at grabe talaga yung patama ng paulit-ulit sa Marcos administration at sa kay Bongbong Marcos. Kasi po, yung tatay nila po, naging kwan rin po, kalaban rin po ng martial law. Kalaban po siya ni Ferdinand Marcos. Isa po siya sa mga lawyers na lumalaban talaga po sa Marcos administration. So, ano po? Kwan na ba ito? Bad news na ba? The end na ba sa atin? Hindi po. Kasi tulad nga po yung paulit-ulit na sinasabi ni Vlogcaster, andyan pa po si Jan Garcia po. At tulad nga po sinabi ko noon, nangyari na nga po yung naging totoo na po yung prediction ni Vlogcaster na itong dalawang magkapatid po mag-split. At in reaction nga po sa declaration na niya ni Gwen Garcia na president ng One Cebu, nag-react kaagad po si Secretary General ng One Cebu na si Pablo Jan Garcia na Deputy Speaker na hindi siya sumusuporta sa endorsement ng One Cebu. So ibig sabihin po ito, this is good news for all of us. This is good news for Mayor Isko Moreno, dahil po ang ibig sabihin nito, split po sila. Split ang 3.2 million votes kaya ng One Cebu. At actually po, mas nakikita ko, mas lamang pa ito kay Mayor Isko. Kasi po, kung istudihan nyo yung Cebu politics, mas magaling gumapang sa ground. Mas magaling na ground operator si Pablo Jan Garcia. Si Governor po, parang mataas siya kaysa sa tao po. Pero ito si Pablo Jan Garcia, parang sa tatay niya po na nakipaghalubilo talaga po sa tao. So, kung magkalaban-laban yung loyalty nila, mas lalamang yung Pablo Jan Garcia, mas sasabay yung mga leaders at saka yung mga supporters at saka yung mga volunteers ng One Cebu kay PJ Garcia po, kasi siya po ang
Yung tao-tao talaga po, pareho si Mayor Isko na umiikot talaga siya, tao-tao talaga po. So yun po, basahin natin po yung statement ni Deputy Speaker Garcia na Sekjen ng Kwan po, ng Juan Cebu. Sabi niya, I have been officially informed that my party, Juan Cebu, has endorsed a candidate for president, a choice which unfortunately I cannot support. From the start, I have been clear and consistent about my support for Mayor Isko Moreno's candidacy for president, believing that he is, among the many choices, the most capable and best prepared to lead the country out of these many pronged crises that it now faces and into the future. His track record and brand of leadership best exemplify the ideals I see in Juan Cebu's candidates for governor and vice governor. Sabi pa niya in Bisaya, dili sulti ang pabuhaton, buhat ang pasultion. Yung mga Bisaya, kindly translate this na lang for us, no? I am not known to abandon a comrade in arms mid battle, and I am not about to do so now in the few years left of my political life. I respect Juan Cebu and his decision, just as I hope that the party I held, found, and have only the deepest affection for would respect my choice and direction. As I intend to continue actively campaigning for Mayor Isko in the remaining days of the campaign, I am stepping down as Secretary General of Juan Cebu in order to avoid any conflict of interest. I understand that my Congresswoman, Lollipop Quiano Dizon, has been designed to take my place in the interim. I assure my party mates that I shall continue to work hard for the victory of all local candidates of Juan Cebu. Padayon Jud, Pablo Jan Garcia. So, anong ibig sabihin po nito? Tulad ng sinasabi po natin, paulit-ulit, dito po sa Pilipinas, hindi po pareho sa Amerika. Sa Amerika, kung lolo mo Democrats, ikaw Democrat, tatay mo Democrat, ikaw Democrat, anak mo Democrat, apo mo Democrat, never talaga magbago yan. I mean, bihira lang talaga kung Republican, Republican po ka. So ang loyalty po is in the party, not in the personality. At kaya nga po, gusto palitan ni Mayor Isko yan ng loyalty sa personality. Gagawin niya two-party system, pareho rin po sa Amerika. Pero sa ngayon po, good news po sa atin. Dahil po, yung loyalty na ita ng tao ay nandun na kay Mayor Isko at nandyan na kay John Pablo Garcia. Kasi sinabi ko nga sa inyo, si John Pablo Garcia, mas Xerox ng tatay niya na nakita niyo naman si Gwen Garcia, parang social, masyadong aristocratic ang dating. Ito si John Garcia po, kung manamit ito, kung magbiro ito, kung very cowboy po talaga. Siya talaga po ang gustong-gusto talaga ng tao dyan sa Cebu po. Kaya lang, syempre, nirespeto na lang niya po yung kapatid niya po, yung elder sister niya. Pero po, if you ask me who holds the true power of Juan Cebu, it is Pablo Jan Garcia po who holds the loyalty. Siyempre po, tulad ng sinabi ko, siyempre, ang party na doon daw kay Marcos. Pero ang loyalty po, nandyan kay Jan Garcia at nandyan kay Isko Moreno dahil si Jan Garcia is for Isko Moreno. So, in short, panalo pa rin po. Hindi man naman natin makuha yung buong 3.2 or 2.3 million votes dyan sa Cebu. Pero at least kalahati yan di John Garcia wing or maka 70% pa po. So, this is not a bad news na ang Juan Cebu is endorsing Marcos because we are not a strong two-party system politics dito sa bansa. Ang loyalty ay kay John Garcia at ang loyalty kay Isko Moreno na gustong-gusto ng tao dyan sa Cebu kasi siya lang po ang bumisita dyan sa mga sunog, sa mga earthquake kaysa sa ibang presidential candidate at ang laki po ng tulong niya. So, please ikalat nyo pa rin po ito sa mga tao na natatakot, na
na confused. Hindi po, this is not good news. The fact na andito sa atin si John Garcia, the fact meron po tayo mga 50 to 60 to 70% votes ng One Cebu, okay pa po rin po, everything is okay. Kasama lang po ito sa process ng elimination, sinasabi nila, pagpurga po, o pagsala po yung mga kwan. Marami pa po yan, mga shakedown na mangyayari po. Relax lang po tayo. Tuloy ang laban po and stay true and loyal tayo kay Mayor Isko until the end. Ganon rin po si Vlogcaster Armandine. Nabalitaan ko naman po sa inyo, they tried to buy me noon, they failed, and they also will fail ngayon. So, andyan po tayo kay Mayor Isko. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. Marami pa po tayo development vlog sa issue na ito. Tabayan nyo na lang yung vlog ko. Please click the notification bell para ma-notify kayo kung may post ako, and press like and comment your thoughts about dito sa split loyalty ng mga Garcias po. So, mucho y mas gracias y buenos días a todos. Sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nocum, subscribe kayo rito sa Vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.